bungad na awit. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob. Alalahanin din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni naman ang sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat si mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatag at mananatili. Ang taga-Israel bayang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinurusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Ang batong natakwil ng nagtayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit ng mahusay, ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus, ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos.
Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas ang tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala
kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At ngayong linggo din ay Divine Mercy Sunday, linggo ng banal na awa ng Diyos. At napakinggan po natin sa ating Ebanghelyo na noong panahong nababalot ng takot at pangamba ang mga alagad, nagpakita sa kanila si Jesus. Ngunit wala si Tomas. Kaya nga nang sabihin ng kanyang mga kasama sa kanya na nakita nila ang Panginoon, hindi agad siya naniwala. At sinabi pa ni Tomas sa kanila, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." At makaraan ang 8 araw, napakitang muli si Jesus sa kanyang mga alagad at nandoon na rin si Tomas. Sinabi ng Panginoon kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." At tumugon si Tomas sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." Mga kapatid, may mga pagkakataon sa ating buhay na tayo rin ay nagdududa. Nagdududa sa ating kapwa, kahit sa mga kapamilya, sa mga taong ating nakakasalamuha. Dahil may mga tao nang sumira ng ating tiwala, di ba? Nagbigay ka ng tiwala, pero sinira ng iba. May mga taong hindi nagsasabi ng totoo. May mga taong nanloloko. At sa panahon ngayon, ang daming gumagawa ng prank. Kaya napakahirap maniwala. Pero hindi lang tayo kung minsan naniniwala sa mga tao, sa kapwa natin. Kung minsan, kahit sa Diyos, wala rin tayong tiwala. Lalo na kapag nakararanas tayo ng mga pagsubok. At may mga pagkakataon na katulad ng mga alagad, pinagdududahan din natin ang presensya ng Diyos. At minsan, meron pang mga nagtatanong kung meron ba talagang Diyos. At kung merong Diyos, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Ang mga hindi magagandang bagay, mga hindi magagandang pangyayari. Kaya sa araw na ito, muli tayong inaanyayahan na magtiwala sa ating Panginoon. Na tayo magtiwala na malalampasan natin ang lahat ng hamon sa ating buhay sa tulong ng Panginoon. Darating din ang oras na ang lahat ng hirap na ating nararanasan ay lilipas dahil may awa ang Diyos. Ibang sarap pakinggan, may awa ang Diyos. Nahahabag ang Diyos sa atin. Naawa ang Diyos sa atin. Pinakanga ang Panginoon kapag tayo lumapit sa Kanya sa sakramento ng kumpisal, pinapatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan ng ating ikinukumpisal, ang lahat ng kasalanan ng ating pinagsisisihan dahil walang hanggan ang awa ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot na harapin ang bukas dahil buhay ang ating Panginoon. At sinasabi niya sa bawat isa atin, sumainyo ang kapayapaan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa ating puso,
sapagkat iingatan at hindi tayo pababayaan ng Diyos, kapayapaan ang hatid niya sa atin. Kailangan nating magtiwala sa Kanya. At ito ang mensahe kasama ng larawan ng Divine Mercy. Jesus, I trust in you. Pagtitiwala sa habag, pagpapatawad at sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, makakaramdam tayo ng kapayapaan sa ating buhay. At kaya nating sabihin, Panginoon, handa ako sa anumang pagsubok na darating sa aking buhay sapagkat alam kong kasama kitang haharapin ito. Hindi ako natatakot sapagkat ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking Diyos. Amen. Tayo po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong pananampalatayang tayo'y dumulog sa ating makapangyarihang Ama. Hingi natin ang mga pagpapalang ibinunga ng muling pagkabuhay ng kanyang bugtong na anak. Ang atin pong itutugon, Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, sa mga tagapamuno rito, ang banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, upang buong katapatan at kabanalan nilang maipamuhay ang pananampalataya nila kay Kristong Diyos at Panginoon, manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa sanlibutan at sa mga namumuno rito, upang puspusin ng Espiritu Santo ang kanilang mga puso ng pananampalatayang gagapi sa mga buktot na adhikain, manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nasa abang kalagayan, sumakanila nawa ang pananampalataya kay Kristo na magbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa, manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, buong sigasig nawa nating maipamuhay ang ating pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa buong sangkatauhan, upang ang pagpapala na idudulot ng kapistahan ng banal na awa ng Panginoong Hesus ay manatili sa ating pamilya at sa buong sambayanan, manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa ating Ama ang ating mga kahilingan. Amang butihin, dinggin mo nawa ang aming pagsamo at patatagin mo kami sa pananampalatayang magdadala sa amin sa inialay mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo na bubuhay at nagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa ami maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhan, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami nanay.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-dinisang esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pagkikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay
ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nagaanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na mga katulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na napakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto namang impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikaapat, mga kapiyo, sa isang ganap na ika-anim ng gabi. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo ko ang mga ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawan niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaysa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.